Okay, so in this video, gagawin natin yung ano, yung grid layout, yung grid lines ng isang plano, especially the floor layout, using the grid tool of Autodesk Revit. So we have here in our screen yung mismong layout. So we have 1, 2, 3, 4 horizontal grids, and 1, 2, 3, 4. For also vertical grids, so we are marked 1, 2, 3 for the horizontal and AB to D for the vertical. Tapos meron tayong 800 distance between the horizontal grid lines at 9,000. Sorry, so this is 8,000 and 9,000 units for the vertical grid lines. Okay, so ang gagawin natin ngayon is gagamitin natin yung Revit. So ito Revit. Okay, so ang gagamitin natin is the structural template. But before that, so kasi minsan nangyayari pag hindi natin chinek kung ano yung nasa structural template, baka yung nakalagay naka-save dito is yung mechanical. So gagawin natin, punta tayo sa new, tapos browse tayo. Okay, so ayun na. So dito tayo sa structural template, tapos i-browse natin. So hanapin natin dito. So ito yung ano, yung number of plate templates. So dito tayo sa US metric. Okay. Open natin. Tapos hanapin natin yung structural. Okay. So structural, so ito yung structural metric. Okay. So yan. Tapos open, tapos click OK. So mag-load yan, hintayin mo natin mag-load. Okay, so nag-load na. Okay, so dito tayo sa level 2. So dito punta tayo sa level 1. Okay, so ito yung ano, mismong project screen natin. Okay, so kung mapapansin nyo, pag nag-click tayo dito, ito yung ano, project browser niya. Pag nag-click tayo, kunyari mag-click tayo ng level 1, may madadagdag na tab dito. So ito na yung bago ng ano, Autodesk. So you can create or you can view multiple level by just clicking it, tapos lalabas dito yung tab niya. Okay, so dito tayo sa floor plans or the structural plans. So level 1 tayo kasi doon naman talaga tayo magsisimula paggawa tayo ng layout. Tapos dito tayo sa architecture, tapos gawa tayo ng ito sa day 2, tapos click natin yung grid. Okay, so dito gawa tayo ng grid. So for example, we are going to have the horizontal grid lines. So ang gagawin lang natin is we just click anywhere on this project screen dito. Ang tatalaan natin is hindi tayo, it is not advisable na lumagpas tayo dito sa mga pointers nito kasi ito yung mga direction pointers. Okay. So it's better na dito tayo sa center para pag nagpunta tayo sa ating elevation, hindi lalagpas yung levels natin sa ano, sa view ng ating elevation. So dito tayo click. Okay. Tapos okay. So ito na yung magiging level 1 natin. Tapos pwede pa tayong magdagdag. Okay, so anong tinatama natin sa ating project browser kung ano yung una natin gagawin, ano yung dimension. So that will be the horizontal is 8,000. Okay, so dagdag lamang tayo ng 8,000. Okay, so 8,000. Okay, so kung lumabas itong broken line na to, this broken line, it means na align sila. So yan yung isang ano, trick ng Revit. Okay, tapos gawa ulit tayo na panibago. So ito ang gagawin natin is hindi lang natin siya talagang gagawing 800. We just click and click, so that will be for
wave lines. So to drag, so yung ano lang, mouse pointer, so lalabas yung ito yung parang cross arrow sign, so meaning yan that is pan, you are moving the project screen. Okay, so tapos yan, click natin. So we have now our grid lines for the horizontal. Okay, okay, so we have now the grid lines. So ito hindi sila magka no magka hindi siya 8,000, ito 8,000 from each other. So yan yung nasa ano natin, sa required natin sa ating ano task. So ang gagawin natin, so ayusin natin to. Okay, so we just edit this one. So ang gagawin escape natin, so press escape, tapos i-click natin to, tapos ito baguhin natin, so lagyan natin dyan 8,000. Okay, okay, so natin, so i-click natin to start, so ito 8,000, tapos ito din, ito yung i-modify natin, so i-click natin to 8,000. Okay, so na nata yung horizontal na tig 8,000. Now we will go now to the vertical. So same pa rin, architecture, datum, grid. So from bottom to top naman tayo. So ito, bottom to top. Okay, so ito ang nangyari is nagsimula tayo sa 5. Okay, so we could change this one. Escape muna natin. Tapos click natin yung circle. May lalabas na square dyan, tapos pag lalabas yung square, i-click nyo lang, tapos lagyan nyo ng letter A, tapos add lang tayo ng datum. Okay, so that will be ano yan, check natin sa ating project browser. So that will be 9,000. Okay, so the distance between horizontal vertical grids is 9,000. Okay, so ano lang gawin natin, mag-click na lang tayo ng kahit hindi correct yung dimension. So gawa lang tayo ng gawa. Okay, ito rin. Okay, ito rin. Now we just press escape. So malalaman nyo na kalabas na tayo sa command pag itong modify tab na ito ay hindi na nag-highlight. So kunyari green yung color, so hindi niya nag-highlight, so meaning nakalabas na tayo sa grid command. So gawin natin, click natin to, ibahin natin yung dimension dito, gawin natin 8,000. Okay, tapos ito naman isa. Okay, so hindi pala 8,000, 9,000. Okay, 9,000, tapos ito naman 9,000. Okay, 9,000 yun. Tapos click natin ito ulit. Ito naman is 9,000. Okay, so itong isa yung mag-pass. So our grid D ay mag-pass. So dapat i-stretch natin ito. So pag nag-stretch kayo, para sabay silang apat mag-stretch, ang i-stretch nyo is itong circle. So i-click nyo lang, tapos drag kung saan nyo gustong pumunta yung stretching. Okay, at yun na. So ito na yung nagawa natin na grid for this given activity sa ganito na grid line. So ito, wala, itong mga hidden lines ito, yan yung mga column at footings niya na gagawin natin sa next na mga videos. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa video na to. Tapos may isang video din na gagawin ko tungkol naman sa shortcut ito. We are using offset to grid to have our grid lines. Okay, so mas madali yon, kasi hindi mo na kailangan mag-modify, hindi mo na kailangan tingnan yung mismong ano niya, dimensions niya pag nagawa tayo ng grid. But that is for another video. So thank you for watching this video, and as always, enjoy revenge.